Take two. Pag-usapan natin itong cryptocurrency. So, pag tinignan nyo itong portfolio, sobrang dami na nung ano. Sobrang dami na nung... masyado madami na yung ating cryptocurrency. Mas marami pa yata ito sa ating stock market. Okay? Meron na nga si Trump. No? Meron si Trump. Merong sariling currency. Ano? Trump, ang tawag ay MAGA. Yan. So, kung naniniwala ka mananalo si Trump, pwede ka mag-speculative trading, tapos bilhin mo yung MAGA. Kung naniniwala ka kay Trump, ako hindi naman masyado. Sinasabi ko lang meron cryptocurrency si Trump. Pero pag-usapan muna natin yung mga basic na crypto. Okay. So, syempre, pinakauna na dapat mong matutunan ay yung Bitcoin. So, ano ba yung Bitcoin? It's a digital currency. It's based on digital, meaning computer. It's based on a computer currency. Digital eh, di ba? that is decentralized. That's not governed by anyone. And nawala yung ating kodigo. It's not governed by anyone. It's decentralized and it has what? Teka lang, wala yung ating chich. Meron siyang digital ledger which is called the blockchain. Siya yung pinakaunang digital currency, mga comrade. So, memorize na lang natin yung lecture natin. Wala na. Kodigo. Okay. So, bakit 4 million brad yung presyo natin sa Bitcoin? Can you explain why Bitcoin is not cheap? Alam niyo ba kung bakit? Number one, so, siya yung number one most popular crypto. Okay. So, most probably, kung mag-invest ka ngayon, aakit pa yan nung mga 6 million. The second reason, bakit mo kailangan mag-invest sa BTC, it's because of supply and demand. No? Meron lang tayong ilan. Alam niyo ba kung ilan ang makasagot ng tanong ko? Kung meron ilan tayong Bitcoin sa buong mundo? Okay, ang tamang sagot ay meron tayong 21 million Bitcoin po sa buong mundo. Okay, yan. Paano natin malalaman na may 21 million lang tayo? Ayun, makikita natin doon sa total supply. 21 million lang po ang ating Bitcoin. Ibig sabihin kung mamimigay tayo ng tig-iisang Bitcoin dahil may election sa Pilipinas, kulang pa yung 21 million dahil 60 million ang tao sa Pilipinas. So, low supply and demand, kung less yung supply, mas mahal yung product at yung pera ay kalakal din. Gulo mo, Joey. Okay, so low supply and demand, mas konti yung ating supply, mas mahal yung ating kalakal. Diba? Susunod na pinaka-importante natin dapat matutunan, mga kasama, ay yung Ethereum. Ano ba yung Ethereum? Balik tayo dun sa Coinbase, Brad. Ito. So, si Ethereum, ito yung pangalawang cryptocurrency. Based to sa technology ni Bitcoin, at tapos ang kagandahan, mas malaki yung kanyang network kaysa sa Bitcoin. Mas marami siyang computer. Meron siyang sariling operating system, so marami siyang pwedeng gawin. Okay, second question. Class, our second question is, why is it that the price of ETH is much lesser than Bitcoin? Okay. The answer is obvious because there are 100 million more
Ethereum than BTC. So, pag punta tayo kay Ethereum, makikita natin na ang kanyang volume ay 120 million. O, 200,000 pala. 200 ETH. Ethereum ETC yan eh. ETH tayo. Memorize ko yung sinasabi ko. So meron tayong 100 million more Ethereum than BTC. So, question, dapat ba tayo mag-invest sa Ethereum? The answer is yes. Why? Mas malaki yung network niya. And it's the number two. It's the number two crypto. So, yes, the answer is you need to buy Ethereum. Okay. So, meron na tayong dalawa. Pag-usapan natin yung pangatlo. Medyo komplikado to. Pag-usapan natin yung itong mga USD na to. Yan. Ang tawag dito sa mga to. May FUSD, BYUSD, USDC. At saka, yan. May mga US yan. Bakit may mga ganyan siya? Bakit siya may USD? So, ang tawag sa mga ganyan ay, bumalik muna tayo sa bangko, okay? So, pag nag, papalitan tayo ng, let's say, gusto mo nang mag, Forex, Brad, no? Bibili ka ng, nasa bangko tayo, hindi tayo digital, ah. Bibili ka ng euro, kapalit mo sa peso. Kung nasa Pilipinas ka, madali lang yon, di ba? So, bili ka ng euro, tapos palitan mo agad ng peso pag nasa bank. O, euro to US dollars, madali lang yon, okay lang yon. Direct exchange yun, bibigyan ka agad ng dollars ng bank. Okay, so, from euro ngayon to gusto mong pupuntahan ng China ay may galing kang euro. May euro ka pero gusto mong end money mo dahil pupunta ka ng China. Gusto mo ng Chinese yuan. Okay. Paano yung gagawin ng banko behind the scenes? So, ang gagawin ng banko, pwede niyan munang ipalit yung euro mo into Philippine peso kung nasa Pilipinas ka. Tapos, yung Philippine peso, ibibili niya yon ng yuan. Kasi yung peso, stable yun sa Pilipinas because that's our default currency. And otherwise, syempre, titingnan niya kung ano yung mas other way na mas makakatipid siya. So, gumagamit siya ng stable na exchange. Which is in the Philippines, ang stable way to exchange money aside from Philippine peso is the US dollars. Ang tawag natin sa US dollars ay stable currency. Okay? Kung stable currency yan, ang tawag sa mga to ay ano? Stable coins. Okay. So, ngayon, yung stable currency kasi, dollars yun, diretso na natin. No? Mas mahirap mag-transmit ng pera or mag-transact ng exchange kung gagamitin mo yung stable currency. Kaya natin pinalitaw itong mga stable stable coins na to for utility purpose na gusto ko mag-exchange ng madalian. Okay, meron dalawang klase nito, no? Yung isa, syempre, ano ba yung pera natin? Originally, yung mga pera natin ay, ang bayarin nito ay bayarin ng Bangko Sentral ng Pilipinas at meron siyang gold equivalent. Dati, ngayon wala na yung gold standard. Inalis na natin yung gold standard and our money is based on trust. Kaya kailangan natin ng trustworthy government para umakyat yung purchase power ng ating mga kaperahan. So, ganun din dito sa sa stable coins natin. Based on trust din siya. Ibig sabihin, ito usually, kailangan mong malaman lang dito kung collateralized ba to. Behind the scene ba, meron ba siyang dollar equivalent? So, or
meron siyang collateral equivalent behind the scene. Or pwedeng algorithmic yan. Okay? So, pag sinabi natin algorithmic, wala siyang base, talaga lang siya sa trust. Trust base siya nun sa algorithm ng computer. And then, paano natin gagawin na, paano na nila na-maintain yung $1 $1 price niyan forever, no? Kahit na, let's say, nag-overbought ako ng ano, ng USDC. So, binili ko lahat ng USDC sa buong mundo, di ba? Yung may USDC. Ambisyoso ka, Joey. Bibiliin mo talaga yan lahat. Okay. So, alam ba, binili natin to lahat. Binili ni Joey yung lahat ng USDC. Okay. Ano mangyayari? Ilan ba itong USDC? Oh, hindi. Marami pala yung supply nito. So, 35 billion yung supply niya. Hindi lang natin alam kung totoong mayroon ba talagang 35 billion na nakalaan sa exchange para palitan nila yung USDC ng pera. Okay. Anyway, based on trust din siya, so kung collateralized siya, mayroon siyang $1 equivalent doon sa kung saan mang sulok ng nagko-collateralize sa kanya. Diba si PayPal yon, kasi meron tayong meron tayong coins na PayPal, di ba? So, meron siyang equivalent. Ngayon, kung algorithmic naman siya, anong gagawin natin? Pag, alam ba, binili ko lahat yung 25 trillion, kinuha ko lahat yan. Di, wala na supply kasi nasa akin na yung lahat ng crypto na USDC. So, the way para ma-adjust nila at ma-maintain nila yung $1 price, ano yung gagawin? Okay. Binabawasan nila to o dinadagdagan nila yung total supply based doon sa demand. Okay. Para, so, halimbawa, nag-overbought, binili lahat ni Joey yung 25 million. So, magdadagdagan sila ng additional na 25 million para ma-maintain lang yung price na $1. So, dito sila nagbabago-bago sa total supply. Magkapin na tayo kasi hihirap na. So, yan lang muna. So, yung Bitcoin yung pinakaunang cryptocurrency. So, pangalawa yung Ethereum. At mas mura yung Ethereum dahil mas marami siyang volume. Tapos, meron tayong USDC. Okay, meron tayong USDC. Meron tayong stable coins, which is equivalent to a stable currency natin, which is the US dollars usually, at 1:1 yung kanyang rate. Syempre mahirap magdala-dala ng dollars kung saan-saan, kaya yung tawag natin dito sa ating mga stable coins ay stable mga stable currency. So we transact on using the stable currency. So ang tawag natin dito ay utility. Yan, utility crypto. 13 minutes na. Yan, sana may natutunan kayo. Ako din maraming natutunan. Inaaral ko lang ito. Tapos, ang daming nag-comment dun sa, ano pala, sa YouTube. Tapos lahat sila English speaking. Hi to my English friends. I will create English version of this later on, so that you can understand, di ba? Cheers, Chorba and Chica Babes. Okay, seryoso na. So yun muna, Bitcoin, Ethereum. Mag-invest tayo sa Ethereum kasi magmamahal pa yan, second most popular crypto. Ngayon, pag nagka-problema yung Bitcoin at saka yung Ethereum, na gagawin mo. So, ibabalik mo lang siya sa sababa, meron kang Bitcoin, 4 million sa ngayon, di ba? Isang Bitcoin eh, may lumabas na rumor na bababa lang siya, for example. Okay. Balik tayo dito. Pwede kang mag-trade sa CoinsPH using Philippine money at saka isang ano, saka I think USD USDC.
Okay, isang US currency. So, ginagamit, doon mo talaga ipapark yung pera mo kasi $1 yung equivalent doon. Or, kung gusto mo sabihin sa mga tita mo, oy, meron din akong $1,000 kahit ako pumunta sa US. Meron akong $1,000. Diba? $1,000 din yun, which is equivalent to 50,000 pesos. Almost, diba? Okay, yun lang. Magkape na muna tayo at mahaba na to. Thank you for watching. And please subscribe and like. And yes, thank you.